Oh guys, kumusta? Oh, nagbabagsak na. Ayan, baka naman may pabagsak kayo dyan. Kumusta kayong lahat? Gino, kumusta? Payat mo na. Okay naman. Andito kami sa ano eh, sa may Payatas area. We had like a charity event. So Ayan, dobyay natin. Ako nasa condo lang. Chill-chill lang. Chill-chill lang. Lagi na lang tayong chill-chill dito, guys. Ayan, kumusta naman kayong lahat? Mga kumutisens, di ba? Payat mo na, Gino. Ako? Oo. Oh, may pinaghahandaan siguro ito, guys. Tumatakbo ako lagi. Tumatakbo. Papakondisyon ka ata. Oo. Oh, medyo. Trying to stay healthy eh. Kasi last Tama. Year, halos 15 pounds ang nag-gain ko. So ngayon, I'm trying to lose it. Yeah. Ikaw ba? Ano laging ba, fit ka eh. Always ready. Oh, ang laki nga ng tiyan ko eh. Puno na ng alcohol ang tiyan ko, guys. Joke lang. Ayan. Ano, tinatry namin maging healthy, exercise, ganyan, di ba? Tama. So, eto, bago tayo magsimula, guys, may papaalala lang kami mga ilan sa ating COVID-19 safety guidelines. At una sa lahat, laging maghugas ng kamay. Yes. Okay, and always stay at home unless may kailangan talagang gawin sa labas. True. Ayan guys ha, lagi nyo itong tatandaan. At isa pa, maintain social distancing kapag nasa public places tayo. Tama. At saka, lagi magsuot ng face mask at face shield. Oh, diba? At palakasin ang immune system by sleeping early and taking your vitamins. At syempre, doon na rin tayo sa pagkain na rin ng mga masustansyang pagkain at pag-exercise kahit konti-konti lang everyday, diba? Yes, always take your vitamins and always exercise. Like si Argel, super in condition siya lagi. So, idol ko siya. Sana all my six-pack. Sana all. Diba? Lodi Pit Malu. Pet Malu pala. Ayan. Okay guys, at ladies and gentlemen, boys and girls around the world, welcome sa Usapang Lalaki. O, diba? Kasi guys, para sa mga ngayon lang nakapanood ng live namin, sa mga kaka-join lang, dito pwedeng-pwede kayong makisali sa aming usapan dahil safe space to, mga bros and sis dyan. O. Tama. So feel free to share your thoughts with us. Kahit ano pa yan, papakinggan namin. We will listen to you. Kasi kami ang mga bros ninyo at laging willing to listen to all of you. So lahat ng mga questions ninyo, lahat ng mga gusto ninyo sabihin, we will listen to you at saka magbibigay kami ng mga tenderloin tips. Tenderloin tips. At saka ano, maraming tayong ano, pag-uusapan sa araw na to. At sana... sumali din kayo sa usapan for today. Yes. So, guys. Pero bago magsimula, may ilang paalala sa mga ating mga viewers, Arjel. Okay, guys. Ayan, at paalala lang po sa lahat. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management and the network. Oh, di ba guys? Pwede na ako pang TV patrol. Joke. Oh. Okay guys, so wala nang paligoy-ligoy. Simulan na natin ang usapang lalaki. So, let's go. Okay, so we have talk points. So, seloso ka ba? That Diyan. Is our line today. Wow. Masyadong personal yung ano natin ngayon, guys. Masyado siyang personal, di ba? Siloso ka ba? Oh, ayan. Ito naman ay kwentuhan tungkol sa pagsiselos naming mga lalaki at ang mga dahilan kung bakit kami nagsiselos sa mga bagay-bagay. Yes, pero hindi lang naman ang tungkol to sa yung pagsiselos in terms of love. Pag-usapan din natin ang pagsiselos sa kapwa lalaki. So, yung mga bros natin, yung mga tropa natin, may parang selosan ba? Is there such thing as like that? Yan. Tama. At guys, wala ba kayong nagbabagsak ang mga ano dyan? Mga virtual gifts and Kumu Love? Dahil
Yan, meron tayo ngayon. Kakailanganin natin yan dahil meron tayong mga questions to be unlocked. Ito naman, kung maabot natin ang 50,000 diamonds, ito ang question number one. Kailan kahuling may pinagselosan sa pag-ibig? Wow! Oh. 100,000 diamonds. Sa inyong palagay, sinong mas madalas magseselos, lalaki o babae? Oh, di ba? At sa 200,000 diamonds, anong worst experience mo sa pagseselos? Anong ginawa mo? Aba, matindi. Ooh, to. That's interesting. Or 300,000 diamonds, sino sa mga nakasama mo sa bahay ni Kuya ang pinagselosan mo? Ooh. At bakit? Oh, di ba? Ayan na guys, magbagsaka na ng mga Kumulab at mga virtual gifts dahil meron tayo mga questions to be unlocked at pag na-unlock natin yung lahat, masasagot po natin yun. At syempre, kailangan din namin ng mga opinion nyo. Pwede po kayong mag-join dito sa live natin. Pwede kayong mag-send ng flying kiss at make sure na pina-follow nyo ang Star Hunt ABS-CBN. At syempre, pwede na rin nyo kayong mag-comment kung ano ang mga opinion nyo about sa topic natin for today. Ayan. So, sisimulan na natin. Let's go! Yes, and if you want to co-host with us, just send one Miss Kumuniverse para pwede kayo mag-co-host. Iba na pala. Sorry guys. Ayan. Okay guys, so let's go! Okay. Arjel, seloso ka ba? Ano? Ayan. Medyo. Medyo. Depende sa sitwasyon. Kung alam ko naman din kung saan ako lulugar. Pag alam mo naman na kunyari yung mga kunyari may girlfriend ka. Pag alam mo naman na yung mga kasama niya or yung mga kausap niya ay friends lang. So alam mo kung saan ka lulugar, di ba? And wala kang dapat pagsilosan sa ganun. Pero kung stranger or basta nagkinausap lang siya, nag-entertain siya, parang doon na, siselos ka talaga na. Ay, wow ha. I'm here pala. Twice. Ikaw ba, bossing? Are you jealousy? Am I jealousy? Depende. Depende din. Katulad din yun na sinabi mo na parang depende sa tao, depende sa sitwasyon. Kasi being a guy, alam ko yung mga, di ba, there are some people, alam mo yung intention ng mga ibang lalaki. So, alam mo yun eh. So, kahit minsan hindi nakikita ng babae, alam mo bilang isang lalaki na, ah, baka meron konting ano, alanganin dito sa isang tao. Tapos it just boils down sa trust mo sa tao. Kasi ako, ako hindi ako masyadong lumalabas eh. Kaya parang for me ah, sa akin lang to na parang I'm more into conservative and if parang whatever if the girl wants to do it, like whatever, okay lang. Basta like, is she fine with it if it happened to me? Diba? Kasi minsan, diba, sinasabi nila na parang, oh, why can't I talk to this person? Mga ganun, diba, sa mga relasyon. Pero, if it happens to me, you can't get mad. Kasi parang, oh, hindi pwede ganun, diba? Dapat patas-patas lang. Patas talaga. Kaya, so, yun din naman. Kasi tayo mga lalaki, alam naman natin yung mga, kasi lalaki din tayo, alam natin yung intensyon ng isang lalaki pagdating sa mga ganyan, di ba? So, maaano mo yon kung ano talaga yung intensyon niya. Mapapansin mo yun. So, dito naman, anong mga madalas mong pinagseselosan? Ako? I guess, yun ano, minsan sa oras, kasi ako, texter ako eh. I like, if I'm talking with someone, I'm a texter, I'm a caller. I like meeting people in person. So parang it's the time eh. Kasi like sa akin, I take off time off work to be with this person. Tapos if she can't parang respect that, parang ang hirap. Ikaw? Tama din naman.
Ako ganun din. Madalas ko pinagseselosan siguro. Pag alam mo yung may mga laging kausap na minsan kahit minsan, 'di ba, kahit naliligaw ka pa lang, wala ka namang para sa akin, wala akong karapatan na magselos. Pero nagsiselos pa rin ako. Parang once makapag-invest ka ng feeling sa isang tao, 'di ba? Tsaka may in-entertain siyang iba, ganyan. Parang ang hirap eh. 'Di ba? Nakakaano talaga. Parang ano ba ako? Ano pang mga ano dapat kong gawin? Ganyan. Nakaka-insecure na tuloy. Parang kaya minsan parang, nakakaano ka na, na may parang the best man win eh, mga ganoon. So parang mahirap. Oo. Mahirap 'yung ganoon. So dito naman sa next. Yeah, so paano mo masasabing nagseselos ka sa isang tao? Ako, naiinis ako. yung parang minsan wala kang magawa na lalo na sa sitwasyon na ganun pag nasa ligawan stage pa tapos nagsiselos ka, yun yung pinakamahirap kasi hindi mo masabi sa kanya ng diretsahan na wag mong gawin to kasi nagsiselos ako sa ganito na dapat ganito. Pero wala kang magagawa, hindi mo masasabi sa kanya eh kasi parang naliligaw ka pa lang. Wala ka pa sa lugar na magsabi ng ganun. Kaya wala kang karapatan. Oo, ganun. Kaya mahirap. So ikaw, anong ginagawa mo? Parang cold ka, hindi mo kakausapin, magano, hindi ka mapapansin, ano yun, ano? Minsan nagpapapansin talaga ako. Parang, kunyari, magiging cold ka, ganyan. So, sasabihin, oh, ba't ka ganyan? Bakit? So, doon mo na parang yun yung way para masabi mo na, ah, kasi nagsiselos ako kay ganito, ganyan. So, parang, ganun ba? So, parang makukuha mo rin yung sagot niya na, wala ka namang dapat pagselosan kasi ganyan. Di ba? Ikaw ba? Ako, minsan makikita mo sa, kapag nagsiselos ako, I'm not saying na seloso ako, just saying, if nagsiselos. Yun sa text ko mismo, makikita mo na hindi ako masaya. Kasi ako, ma-emoji ako eh. Kasi ang hirap ngayon sa text eh. Kapag nagte-text ka na wala kang emojis. Parang hindi parang man. Parang galit eh. Di ba? So kaya, ang ginagawa ko lagi may emoticons, may ganun. Pero kapag wala, either business meeting siya or alam mo na parang, I'm not so happy. Parang gano'n. Tama naman. Eto, paano? Tama ba to? Sa tingin mo ba ay normal lang ang pagsiselos? Of course. Feeling ko normal naman yan sa isang tao, especially sa isang relasyon. Kapag, for example, bago pa lang kayo or something, or meron kang nanliligaw na babae na maganda, na maraming nanliligaw din, o di syempre, parang, ang hirap nun, ha? Kasi you're the guy, you're pursuing, eh. So, parang means, like, for example, what if ang dami mong kalaban or something? So, it's normal to feel that way. It's just what you do to surpass it. You let it, parang, wag na lang, para mahiya ka na, or will you para o laban? Tama. Diba? Ikaw ba? Normal naman talaga sa taong nagsiselos. Tsaka yun nga, hindi lang sa relasyon, kumbaga, minsan may mga insecurities naman talaga tayo. Like, buti pa si ganito, ganito yung buhay niya, buti si ganito, ganito yung mga ginagawa niya, may ganito siya, ganyan. Kasi minsan hindi natin maiwasan na may insecure sa ibang tao. So, parang ganun na rin. Kaya tayo nagsiselos o naiinggit sa mga bagay na meron sila. Kasi tao din naman tayo, normal naman talaga yun. Parang parte naman yun ng emosyon natin. Diba? Yes, tama. Okay, so next. Paano ka magselos at anong ginagawa mo pag may pinagseselosan ka? Ikaw? Ako, ang ginagawa ko, tapos na kasi yan. Ay, tata. Ito na. Pag seselos ba, ibig sabihin ay wala kang tiwala sa girlfriend mo. Yun naman. Hindi ako nakarelate dito. Nakarelate ka ba dyan, Argel? Medyo.
Hindi naman siya ano, hindi siya tawag dito, hindi siya sa walang tiwala, 'di ba? Normal o yun nga kanina na ano natin, na normal yung nagsiselos. Tsaka depende sa sitwasyon. Kaya tayo nagsiselos kunyari pag may girlfriend tayo. Kasi alam natin yung intensyon ng ibang tao para sa kanya, 'di ba? Alam natin na ginagawa 'yun ng ibang lalaki sa kanya kasi iba na yung intensyon nila, 'di ba? So, ikaw na lalaki, pag napansin mo 'yan, syempre magsiselos ka. Yung iba nga nagagalit, nakikipag-away pa talaga, 'di ba? Tama. So, tama. Normal naman 'yan. Ikaw ba, Gino? Kunyari, pag ano ba, kasi di ka makarelate, di ba? Sana sige, all! Sa empleyado mo. Lagyan natin sa empleyado mo. May may sobrang galing ka na empleyado, tapos parang nililigawan siya na ibang kumpanya, gusto siyang unin kasi sa sobrang galing niya. Anong ano mo doon? Siyempre, kasi kapag magaling siya, kasi for her or that person to become great, parang you trained them eh. So parang ang hirap na niligawan siya ng ibang company. Diba? Pero diba? Kapag if that person is for you talaga, hindi naman siya aalis. So baka kung ganon, yan, a-apply din yan sa pag-ibig na parang, pero hindi naman mawawala yung tiwala ko sa tao, pero depende kasi. Depende din sa tao kasi minsan, di ba, may mga bagay na hindi nila sinasabi or parang meron ibang intention sila or something like that. So kaya, ang daming factors eh that enter to it. Diba? So depende na talaga sa tao yun. Guys, di ba? Kayo guys, ano bang mga opinion nyo dyan? Comment lang. At syempre, excuse me po. Kung gusto nyong mag-co-host, mag-send lang kayo ng Kumuniverse at make sure na pina-follow nyo ang Star Hunt ABS-CBN. So, continue tayo sa topic natin, guys. Yes. So, anong mga dahilan kung bakit nagsiselos ang mga lalaki? Siguro, para sa akin, karamihan, yung sobrang insecure ka, doon na pumapasok yun eh. Yung insecure ka na sa ibang tao. Kunyari, may nililigawan ka. Oh, balik ulit tayo sa ligaw-ligaw. May nililigawan ka, tapos may naliligaw din sa kanya. Oh. Yung naliligaw sa kanya, may kotse. So, magsiselos ka na parang, ay, buti pa siya, no? May kotse. So, parang baka siya yung mas madali sa kanyang maligaw kasi mas madali siya makapunta sa bahay ng babae. Ganyan. Parang, nakukumpara, pag nakukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Tama. Ako din, it boils down to that eh. Kasi minsan yung ibang lalaki nagsiselos kasi parang na-intimidate sila sa yun sa isa. For example, yan, kapag may naliligawan ka tapos may iba, parang you have to look at it na parang, for me, ito yung ginagawa ko na parang, okay, ano yung mga strengths ko, ano yung strengths niya. At saka, then makikita mo na ang dami mong palang strength na wala sa iba, di ba? I mean, like, on my sense, parang being a businessman or whatever, parang it makes me unique. That's what makes me different. Di ba? So, that's what I put. Para, at least, alam ko, kapag yung babae, parang ayaw sa akin or pinili niya yung isa, then parang, it's like, okay, then wala talaga kasi you tried your best, di ba? And you put everything out there, di ba? So, ganun. Parang, pag gano'n mo, yung isa may kotse, ganyan. Okay lang, mas pogi naman ako. Parang ganun, ano mo. Parang ganun yung atake mo doon, no? Kasi meron din siya na, meron ka din kung anong wala siya. Parang ganun, di ba? Kasi, hindi naman natin makukuha lahat. Eto. Eto, guys. May research pala ditong nakalagay, Diyos ko. Ay! Research pa to. According to an article published on bonobology.com, ito raw ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagsiselos ang mga lalaki. Ano ba tong ibig sabihin nito? Okay. Ito. So, may mga
these the ones below, ito yung mga dahilan kung bakit nagseselos sa mga lalaki. So ito yung una, love. Most men have a hard time accepting their potential partner's interests in others and their interactions with them. The envy here springs out of two reasons. The fear of losing the woman they love to someone else and owner's instinct. So, ang sinasabi dito sa research na to, sa pag-intindi ko, is parang nagsiselos yun yung mga lalaki kasi parang we sense a feel of owner's instinct. So, parang feeling natin na sa atin yan eh. So parang we don't want that thing to be lost. Tama. So parang ganun. So the fear of losing, yan bakit nagsiselos ng tao. Which I understand naman, di ba? Kasi magsiselos ka nga kasi feeling mo mawawala sa'yo eh. Oh, yun nga diba? Talaga. Kahit nga sa mga bagay na, kunyari, sapatos, damit, ano pa yan, pag hiniram para minsan, na ano pa tayo na baka mawala niya, baka masira niya, di ba? Parang, baka ayaw nang ibalik. So, parang gano'n na rin yun. Pag sa dating sa ano, sa pag-ibig. Pag-ibig. Diba? Tama. Parang feeling natin na sa atin lang talaga yung isang tao. So, pero isipin din natin na minsan may mga friends din sila bago tayo dumating sa buhay nila. May friends din sila na kailangan din nilang makipag-interact doon. Pero, pag alam mo naman talaga na pagkilala mo na yung friends nila, so maintindihan mo naman na din yung sitwasyon na yan. So, sa una siguro, sa una lang yan mahirap. Charot! Okay, eto. Next. Insecurity. Men often want their woman to be for themselves. Such a man believes that his woman woman's association with other may lead her to turn against him. Okay, so parang ang sinasabi dito is parang men, we want yung babae, ang gusto natin is parang all for ourselves. Syempre, parang yan, a relationship, parang mag-asawa kayo eh. So parang you want that person for yourself. And then yung parang feeling mo na kasi may kaibigan siyang babae, lumalabas siya, nagpa-party or something, it may lead, feeling ng lalaki, it may lead them to turn against them. Meaning na baka may ma-meet siya isang tao na parang, oh, mas okay to kesa kay whoever. Tapos iiwan ka na. Yan ang fear, kaya may insecurity sa mga lalaki. Tama. Tsaka minsan din, di ba, pag ganyan, kailangan natin na minsan na parang sa akin lang yung attention mo dapat. So once na sumasama siya sa friends niya, parang natatakot ka na paano kung mas gusto niya palang sumama doon? Paano kung mas gusto niya pala yung buhay niya doon kesa kung na sa buhay niya nakasama ako? Parang napapaisip ka na ng ganun, di ba? Na paano kung mas gugustuhin niya pa palang gumimik, pamasyal, kasama friends niya, mag-happy-happy o ano ba yan? So, yun pala. Natatakot lang talaga ang mga lalaki. Diba? Okay. Next, self-doubt. Anxiety and fear create self-doubt. If a man feels vulnerable within the relationship, he begins to act in an accusatory manner in order to insulate himself, from any possibility of being hurt. The jealousy that he exhibits can often be a projection of his own apprehension in trusting the relationship. So parang ang ibig sabihin nito is parang self-doubt, na anxiety na for example, you doubt yourself, parang am I good enough? Hindi ako masyado magaling, ganito. So now you start accusing the others na parang kasi pumunta ka sa ganitong party, kasama mo si Eddie, kasama mo si ganito. So yan, so kaya you lose trust in the relationship kasi parang, ayan, you are self-doubting yourself. And since hindi ka comfortable, hindi ka confident sa sarili mo, kaya you start accusing and insulting yourself. And then, yan, ganun. It becomes very toxic. Diba?
So guys, wala na akong sasabihin. Yun na yun lahat. Diba? Pero gusto ko yung may pangalan kasi kasama mo si Eddie. Saan galing si Eddie? Eddie siya. Eddie siya. Nakalusot. O, diba? O guys, kayo naman. Starmates! Anong mga opinion nyo about sa topic natin at about sa mga in-explain namin, di ba? Ano ang hindi to jealousy sa bahay, ha? Sa bintana ng bahay, ha? Jealousy to in Tagalog, pagsiselos. Oh. Ayan. Ayan, mga starmates, nagsiselos ba kayo? Ano yun, hello, ano? Kay, it's me, Kiara. Hello kay Lea Del. 12:15. Ayan, ikaw na daw, boss. Juliet, ayan, happy birthday, sis Candelaria. Enjoy your day. Greetings from all Kiano. Uy, may nagmalakanyan. Oh, thank you so much sa nagpamalakanyan dyan kay Home Away from Home Cebu. Thank you so much. Wow. May pamalakanyan ka dyan. At dahil nagpamalakanyan ka, umabot na tayo sa 69K. Wow, so, ang bilis. So, since umabot na tayo sa 69K, medyo lumampas na tayo sa, ano natin, 50K. Sasagutin na natin ang ating first question, o, diba? Sa 50K Diamonds, kailan ka huling may pinagselosan sa pag-ibig? Wow. Oh, ikaw, Argel, parang exciting to, ha? Ako naman, since may nililigawan ako. Nagselos ako siguro nung pasimula pa lang, syempre. Yan nga. So ngayon kasi, wala na. Wala na naman na. Ano na? Confident na. Sana all. Yun nga, siguro kasi bago pa lang dati nanliligaw pa lang. So marami kang pinagseselosan. Sino to? Yung pala, sa isip mo lang yung lahat kasi may mga, syempre, hindi mo naiisip na yung nililigawan mo, may mga kaibigan din yan, di ba? Gaya mo, may mga kaibigan din. So, ayun, naintindihan ko na naman lahat. So, mga, ano na yun, guys? Last year. Ikaw, Gino. It's been a while na ba? It's been a long day. It's been a long day without you, my friend. Hindi, nagsalosan ko, maybe early last year or almost 2 years ago. Kasi may mga, especially nung lumabas ako sa bahay, tapos naiwan siya doon sa loob. Syempre, parang you got used to talking to the person what every day. Tapos ngayon parang zero. So, yan, ganun. Sana all my jowa. Sana all my halo. Diba, guys? Okay naman, guys. Kailan kayo huling nagselos? Baka yung iba dyan, kanina lang, ha? Ayan. Hala. Wow naman. Oh, thank you sa mga palitsyon dyan sa mga Kiano. Ayan, Kiara Rocky 1. At kay... Ayan. Hello, guys. Hello. Parang walang ano to, ha? Hindi sa sila nagko-comment, ha? Ayan, thank you kay Kuya Danilo. Maraming salamat. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. So stay put lang kayo dyan kasi maraming pa tong pag-uusapan natin. At may pa-games pa tayo mamaya. So, moving on to the topic. Saan na ba tayo? Baka ma-off topic na naman tayo. Low self-esteem. Mabahaba to guys, ha? If a man cannot accept himself for who he is, it become difficult to understand why anybody else would. Hence, men
with low self-esteem of 10 cannot understand why their woman would choose to be with them because they don't think of themselves as deserving of love. So sad naman. Siguro yung mga ikaw Gino kasi English yun eh. So copy paste ko na lang. Now, feeling ko ang ibig sabihin dito is parang yan, yung low self-esteem na parang hindi mo maintindihan kung bakit na in love yung babae sa iyo kasi ang baba ang tingin mo sa sarili mo. Kaya na insecure ka, kaya na parang you doubt yourself. Kaya parang feeling mo hindi mo deserve na may isang tao na nagmamahal sa iyo. Kaya ganun, low self-esteem. Bakit kaya nagseselo siya? Kasi feeling niya hindi niya deserve yung babae na 'yan. Kaya ayan, kahit anong move, feeling ah kaya pala kasi hindi niya mahal ako kasi paano magmamahal ang isang tao sa akin kasi ganito lang ako, ganito. Ikaw. Tama, diba? Parang napapaano na yan. Parang binababa niya na masyado yung sarili niya na. Yes. Bakit parang, excuse me. Bakit kaya siya nagkagusto sa akin eh? Ganito lang naman ako. Bakit kaya siya ganito? So baka pag may mas better pa sa akin, baka magkagusto siya kasi nagkagusto siya. Nagkagusto nga siya sa akin na ganito. O parang ganun, diba? Mahirap yung ganun guys sa mga taong ganyan. Syempre, look at the brighter side. Tama ba? Yes, look at the brighter side of things. Dapat ang tingin mo sa sarili, dapat medyo mataas. Kasi you have qualities eh. Meron kang mga ibang bahagi na parang wala sa iba. May mga, ayan, may mga ginagawa ka, may mga nagmamahal sa iyo kung sino ka, 'di ba? Hindi yung parang kasi ganito. So you should think highly of yourself. Diba? Yeah. Because guys, don't doubt yourself because everybody deserves to be loved. Oh. Napulot ko 'yon sa Google kanina, guys. Galing naman. Ayan. So guys, sa mga gustong mag-co-host dyan, huwag kayong maiya dahil dito, safe space to sa lahat ng pag-uusapan natin. At syempre, kung may mga gusto kayong i-share, safe dito guys. Kasi yes, alam niyo naman, tayo-tayo lang dito. Nagmamahalan, nagbibigayan sa Pakumuniverse kanina. Maraming salamat. Ayan. So guys, moving on natin ulit tayo sa topic natin. Gino, paso. Okay, so next. Next. Validation from others. Esteem. So, when unchecked, allows jealousy to rise from the need for acceptance from others because there is no acceptance from one's own self. Craving constant reassurance from his partner that she accepts, loves, and is there for him. This man thinks that if the constant reinforcement dries up, then the woman no longer loves him and thus must be thinking about leaving him. So ito yung parang ano, yung baba sa tingin ng sarili. No. Kasi for example, like ang naintindihan ko dito yung parang ano, kailangan marinig sa mahal mo na parang oh, mahal kita na ganun. Tapos kapag huminto or parang hindi niya trip or parang, you know, if you say it too much kasi parang it's not important anymore. Kaya kung ganun, parang nafe-feel yun na ng tao na parang, ay, hindi na niya I love you sa akin. So kaya baka isip niya, ano, ibabreak na ako, may ibang tao na siya, parang ganun. So ganun, low self-esteem and you need validation from others. Ikaw ba?